Hello guys, good morning. So ito po yung breakfast namin. Eggs. At saka yan. Bread. Samahan natin with breads. Ito yung breakfast namin. Yan. Eh magprepare tayo ng mga Nicole, gusto ang kakao? Si siya? Okay. Coffee. Ngayong araw na ito, wala kami masyadong, wala akong masyadong plano mag-ano na ako mag-lansa. Sa mga damit na nilaban ko nung Friday. And siguro maglakad kami ni Nicole mamaya sa labas at mamasyal dahil maganda yung panahon. At bibisitahin namin yung kabayo na nakaibigan ni Nicole. Yun lang yung plan namin ngayon. Siguro at mag wait, will you coffee? Normal coffee? O ka coffee? Ian Hawk said this. Ian Hawk? Yeah. Ian Hawk. Yeah. So in the machine of us or the normal? Okay. Yeah. Gawa tayo ng ano kakao Nicole. Yung sa amin instant coffee lang ang kami ko lang dito sa machine kasi may wala kaming ano yung instant na ano bang tawag nito Nestwick so ito nanood kami kagabi ng ano ng movie. So matagal kaming natulog. Kasi nanood kami ng family movie. Kasama si Nicole at si Leander yung kids movie. Nandito ako sa kusina, lagi akong kumikinto, kumikinto. Sobrang taas ng ano, ng kusina. Hindi ko maabot yung mga nasa taas. Dito okay lang pag nasa taas, pag may kunin ako nasa taas, hindi ko maabot. Kaya sobrang taas ng kusina. Hindi siya ano, sa akin height. Nang lamang, may tatako na yung pinto.
yung bread is hindi pa tapos, so mag lilinis muna tayo ng konti dito kasi may hindi pa tapos yung bread. Oily kasi nagluluto ako ng eggs, nagpa-fry ng eggs, so oily. Good afternoon, guys. Dito na naman kami sa labas, nag mamasyal kasama si Nicole, pero ayaw mong pakita ni Nicole, so yo, nandito. Sobrang lamig. Malamig yung hangin. Is malamig. Kaya nakaano ako, naka yan. Oops. So kahapon galing ako dito. Ngayon babalik na naman. Pumabalik na naman ako kasi kahapon mag-isa lang akong namamasyal. Ngayon kasama ko si Nicole kasi kahapon wala si Nicole, nandito siya sa parents ng Leander. So ngayon dito na naman kami mag walk ng mga ilang kilometers, mga siguro mga 5 kilometers the same as yesterday. Bakit ka tumatawa, Nicole? Why are you laughing? From last two? So, tingnan nyo, walang araw. Pag walang araw, malamig yung hangin at saka malamig, sobrang lamig. But, pag mayroong araw, okay lang, pero mahangin. Sobrang hangin ngayon, kaya sobrang malamig yung hangin. Prusin yung kamay natin. So, yung isa, tago ng tago. Ayaw niya magpakita sa camera. Yeah. Yung araw nandun sa ano, sa kabila. Wala na dito, no? Wala, nandun. Sa likod ko at saka sa dun. Dun yung araw. Yeah. Pagkatapos nito, kanina, nang namlansa ako. And then, nagpapalit. Pinaglinis. Kumain, pagkatapos yung kumain, namlansa, naglinis. Then, si Leander, nandun na sa trabaho niya, may trabaho siya ngayon. So, kami lang ni Nicole, dalawa ngayon. Kaya, sure, shiki yung camera. Kasi, mayroon palang mag hawakan yung cellphone. The whole time. So shaky yung camera ko. Ay, ginoo ko na lang. Bukas, back to school na naman. May school na naman si Nicole. Kasi 1 week yung vacation niya dun. 1 week yung vacation niya sa school. Last week, may vacation sila sa school nila. And bukas, may school na naman sila. And then, Mousy, ni so loud shots. In April, din naman, Easter vacation. So, mga 1.5 months. Klase nila din, bakasyon na naman ulit. So, yan, makikita yung view namin dito. Diyan sa likod, diba? Ganda. Walang masyadong kahoy. Kasi dito, mga farm lang. Mostly mga farm, walang mga kahoy. Makikita yun dito, puro green lang at saka mga farms. Tao dito po mga farmers. Hindi naman lahat, pero dito sa amin countryside kasi Nicole, last two shots. Yeah. Oh. So, off na natin. Tapos, balik na naman sa trabaho.
magtatrabaho na naman bukas ng maaga. Kailangan natin magbakod ng 3 a.m. para mag-ready para sa trabaho. 4:30 kasi yung start yung trabaho ko, and almost mga 30 minutes yung drive papunta sa trabaho ko. Yeah. So, punta kami ngayon sa pony ni kaibigan ni Nicole na maliit na kabayo ponies. So, bibisitahin namin kasi matagal na namin hindi nabisita. Pag nakita niya si Nicole, sobrang excited siya. Kahit naman, hindi yun kabayo ni Nicole or pony. Parang kilala na talaga niya si Nicole. Magkaibigan silang dalawa. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ka excited yung kabayo pag makita niya si Nicole. Kahit naman na hindi niya kabayo. Hindi. Bye! Niya. Hindi naman yan kabayo ni Nicole. Hindi yan kabayo ni Nicole yung bibisitahin namin. Na ano lang niya, na nagkaano lang, lagi kasi kaming naglalakad, namamasyal dito na ruta. Pag lagi niyang lagi kami dito nagmamasyal, lagi niyang binibigyan ng pagkain yung kabayo. So nasanay yung kabayo pag nakita niya si Nicole, excited siya na para talagang kilalang-kilala na niya si Nicole. On si Nicole. So ayan. Ay, ganito yung namin dito. Yan. Walang mais ngayon. Pag summer, maraming mga mais dito. Nakatubo. Ngayon, walang mga mais. Mais! 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 Oh God. Ayan, yung mga bahay. Hindi masyadong maraming bahay dyan. Maliit lang kasi yung dito, village. Ayan, punta doon. And then doon kami nakatira sa likod ng mga kahoy. So, sa ngayon, wala. Enjoy lang yung namin last day before bukas. Mga ahoy na putani. Ugma! Kakayod na naman tayo bukas. And, yeah. Ganito talaga ang buhay. Pero, hanggang Tuesday lang yung dito yung sunny days. Hanggang Tuesday lang. Siguro mga Wednesday uulan na naman. Kasi malapit na ding dito mag-spring. Pag mag-spring na, it's just winter. Yeah, no winter. Still winter, but yeah. The sunny is here. Nandito yung araw. Binisita tayo. So, tingnan nyo. Yung langit. Sobrang clear na clear. Matagal kami gumising kanina, mga around 9:30, then nag-prepare ako ng breakfast, linis ng lansa, ngayon mga alas, alauna na ng hapon. Kaya nagbisag kami ni Nicole mag-masyal dahil maganda yung panahon, tsaka may time ako. Matagal na akong hindi nag-video dahil wala akong time. Last time was sobrang pagod na pagod ako sa trabaho at saka sa language na pinafollow ko, kasi yung language na pinafollow ko is ang gabi yung lessons, and trabaho ako ng maaga, gabi yung lessons, maraming mga assignments, mga project nagagawin ko at kailangan kong mag-aral. So hindi ako nagbablog ng matagal kasi wala talaga akong time. So health is most important. Sinisit aside ko muna yung vlog kasi hindi naman talaga importante yung vlog, and mas importante yung yung priority, yung trabaho ko at saka yung pag-follow ko ng language. So sa ngayon, natatapos ko na yung language ko, yung Netherlands hanggang Nivu 6 or B1, and I'm glad na kahit
sobrang hirap. Na pinagsabay ko yung trabaho at saka yung language sa gabi na kinaya ko naman na parang nabubuang na ta sa kaka-study. So, okay. Okay lang naman kasi kahit papaano, kahit mahirap, kinaya ko naman. And I'm glad na natapos ko na rin, finally. And may time na akong magbablog ngayon. Kaya magbablog na rin ako po. Magbablog na din ako ng paminsan-minsan. Hindi ko naman kinakaroon kasi hindi naman ako, wala naman ako maraming subscriber. Parang ano lang. Parang i-vlog ko lang yung ano, ginagawa ko dito sa buhay ko dito sa abroad or dito sa Belgium. Mag-vlog lang ako na mag-vlog para makita niyo. So, ayan. Nicole! Ayaw niya mag, ano, ayaw niya na mag-video ako. So, yeah. Sonida? Oder nicht? Nee, sie ist nicht da, sie ist am Schlafen. Nee, Toni ist nicht da heute. Ah, Toni ist not here. Wala si Toni ngayon dito. Wala si Toni ngayon dito. Toni ist not here. Kilala si Nicole. Wala na. Kasi matagalan niya hindi binisita. Long time, Nicole. Huh? It's been long time. Ulang. How long already you didn't visit Toni? 100 years. 100 years. She doesn't know Nicole anymore. Hello guys, nandito na kami sa bahay. And magluluto ako ng ano, banana cue. Deep frozen kasi yung banana, so dinidepress ko pa yung banana. Depress. Defrost. Binidipos ko pa yung saging. And then, pag natunaw na tong sugar na to, ilalagay ko yung saging dito. Sobrang lamig. Mas malamig pa yung weather, yung hangin ngayon kaysa kahapon. Kahapon, okay pa. Ngayon, sobrang ano, lamig yung hangin. Malamig yung hangin. So, kumakati yung ano ko, yung skin dahil sa lamig. Kapag sobrang lamig, nangangati yung ano ko, nangangati yung skin ko. So dinidepress ko pa yung ano sa microwave kasi frozen yung saging. Si Nicole kumakain ng pansit canton kasi paborito niya ni Nicole yung pansit canton. Nagugutom siya sa ano, kakalakad. And nadismaya din siya kasi yung kabayo is hindi lumabas, hindi na siya kilala. Kasi matagal lang yung hindi binibisita kasi wala kaming time last time. Sobrang busy, so wala kaming time na bibisitahin siya. So parang hindi na niya kilala si Nicole, hindi na niya pinapansin si Nicole. So ayan. Ngayon nandito na kami sa bahay. Ano?
lumabas na ang araw. Nung pauwi kami, wala. Sobrang ano, sobrang lamig. Pag walang araw, sobrang lamig. So, ayan. Lutuin ko yung saging kasi nakakamiss pag ganitong pagkain, nakakamiss. And mamaya mag-i-edit ako ng video, mga video ko last time. I-edit ko yun para matapos. And yeah. So, sa ngayon, ang gagawin namin pagkatapos nito is, yeah, maglalaro kami ni Nicole. Tingnan namin kung anong gagawin namin o gusto niyang lalaruin. And yeah. Upo muna tayo dito. Inihintay muna nating ma-defrost yung saging. So, ito po yung ano na nito. Ay! Nasunog na! Sugar! Nasunog! 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 Hapit na naman, Ana. Nakuha na ang sugar na. Nahilis na siya. Sige, tabi ko. Yan. Natunaw na yung sugar. Ilalagay na natin yung saging. Hindi pa naman sumus na defrost. Pero pwede na tong ilagay. Ganito yung saging na binili ko. Yung defrost ba? Galing ito sa ano, Filipino store. Saba. Saba. Golden saba. Natural healthy fruit. Whole steam saba bananas. Yung suspilin. Uy! So, ito na. Slice ko na siya. At saka dito. Lagay. So, sok mga basta bilis pilin. Is kami bilis pilin. Yeah. Parang saba na, yung saba na saging sa atin, sa Pilipinas, kanito. So, ganyan ang ginawa ko nito. Parang banana cue. Kasi nakakamiss ang pagkain ganito. Ay! Pagkain, ano, nung childhood, na nung bata pa kami, lagi kami kumakain ng ganito. Mga 5 piso pa rin. Mga 5 piso ba yun? Yung isang tuhog ng saging. 5 piso. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pero siguro mahal na ngayon. Isang tuhog na saging. 5 piso noon. Sa ngayon, hindi ko na alam kung magkano. So, nakita ko itong saba na saging. Pag pupunta kami ng Filipino store, Asia store dito. May marami kasi mga Filipino store dito. Yung mga may-ari is mga Pilipino din sa Netherlands, sa Holland, dito sa tawag nito Belgium, dito sa Belgium, mga dito sa amin, malapit sa amin mga ano ba mga Pilipino store ito, isa, dalawa sa Ghent, yeah, dalawa sa Ghent, dalawa dito malapit sa amin, at isa yung Asian store is parang mix na talaga sa yung mga Asians country na mga product. Sa Ghent is ano lang talaga siya, mga Filipino store, puro mga made in Philippines lang na Prada. Mahal kasi ini-import nila galing dito. Kaya sobrang mahal, pero kahit mahal binibili namin kasi nakakamiss yung mga pagkain Pinoy. Iba talaga pag kumakain ka ng pagkain Pinoy kasi yun naman talaga ang ano natin. Yung nasanayan natin na pagkain. Kung bata pa tayo o nandun pa tayo sa Pilipinas, kaya pag kinain natin, maaalala natin yung mga ano dito sa advance, yung mga ano natin na kinakain natin before. Iba yung ano pagkain. Iba yung pagkain natin. Nasanayan natin. So, ayan. Yung sugar, brown sugar is natunaw na siya, natunaw, napaig. So, ayan. Ganyan po yung tingnan nyo. So, ganyan po yung ano natin. Yung parang banana cue. Ganyan. Yan. So. Yan. Marami akong saba na binili yung frozen. Mga 5 packs ata yung binili ko kasi malayo din kasi dito. Mga 40 minutes yung pa-drive papunta doon, eh mahal, kaya mahal ang gasolina, at saka pag nandun kami, marami kaming binibili para isahan na kasi hindi lang kami monthly na pupunta doon. Mag-grocery kami doon, mga ano lang, mga
once in a 3 months or 4 months kasi mahal. So hindi lagi ko pumunta doon. Pag pumunta ko doon, malaki talagang binabayaran namin kasi pumunta kami ng sa Filipino store, marami kami bumili kami ng marami kasi para isahan na yung pang 3 buwan or pang 4 na buwan. Hindi kami every week pumunta doon kasi mahal. At pag nandun ako, marami akong makikita ng mga product na galing sa Philippines. Nakakaano siya, parang, uy, na-miss ko na to. Kinuha ko agad at tinatry. Eh, pag binayaran namin, minsan maabot ng 200 euro. So, mas mahal pa sa grocery namin. Pero for ano naman, matagalan yung mga 3 to 4 months yun. Hindi naman kami every week pumunta doon. Pag wala na talaga kaming bigas, yan naman ang importante kasi araw-araw akong kumakain ng rice or 2 beses ang araw or minsan 1 beses, depende kung nasa bahay ako or may trabaho o wala. Maubusan agad kami ng rice. So, pag nandun kami sa, pag pumunta kami sa Filipino store, bibili agad kami ng 1 sack rice. Mga 30 kilo yata yun, hindi ko alam. Kalimutan ko na. So, yun ang importante. Pumunta lang kami doon pag wala na talaga kaming rice doon. Pag meron pa kaming rice, hindi kami pumunta doon kasi nakaka-addict. Makabili kami ng hindi mga importante, mga chips na galing sa Philippines. Ayan. So, ayan. Alam niyo ba, bago kami lumabas sa bahay, may nakalagay sa labas ng bahay na mga old na plato na nilagay lang sa harap ng bahay namin bago kami namasyal ni Nicole sa labas. Yung plato, nag-text ako kay Leander, sabi ko, hindi ko alam kung sino nagbigay nito, wala man lang pangalan binigay. Wala man lang pangalan sinulat kung sino nagbigay nito, hindi namin alam. So tingnan niyo, ito yung plato na nilagay sa ano, ito. Tingnan niyo, ganito. Hindi namin alam kung sino ang nagbigay nito. Nilagay lang sa ano, sa harapan ng bahay namin. Hindi man lang ano, tingnan niyo. Yeah. Gil, yeah. Ganyan, yung maliit ng pang-coffee na anong na plato, ito, yung maliit. Yeah, cute, super cute. Hindi ko alam kung sino nagbigay niyan kasi walang pangalan. Naka-open na siya, ganito na yung ganito yun. Doon sa harap ng bahay namin. Bago kami umalis. Nakaganyan na yan. Na siya ako. Sino ba nagbigay nito? Wala naman. Walang nag-text. Wala man lang nag-text kung may kaibigan ba ako nagbigay or kapitbahay. Kasi may kapitbahay din ako dito na Thai. Baka akala ko siya yung nagbigay. Wala naman siyang sinabi. Hindi ko alam kung sino. Siguro yung mga kapitbahay namin matatanda. Nagbigay nito siguro. Nilagay lang sa harap ng ano namin. Siguro nagtatapon ng mga plato. Walang matapunan. Tinapon sa amin sa harap ng bahay. Made in China. Akala niya galing ako sa China. Hindi ko alam kung sino nagbigay niyan. Hindi ko talaga alam kung sino nagbigay. Nashock na kami ni Nicole. Tinanong ko sa Leandro kung sino ba nagbigay niyan. Nagtanong siya. Wala ba lang nilagay niya pangalan? Sabi ko wala. Hindi ko alam. Baka ano lang. Marami silang plato. Gusto lang magtapon. Ganyan naman din dito magtapon. Lalo na sa Germany. Pag nandun ka sa Germany, yung mga tao doon, bili ng bili, tapon ng tapon. Usik ka yung kwarta. Sigpalit niya dahil talabay ra. Gumon pa na nila. Biyaw yung. So yan, tingnan niyo yung ano ko, banana. Lami ka, ma. Sarap yung ano, no? Sarap yung itsura, no? Parang banana cue na sa... Banana cue na! Cute na siya. Mamaya kakain ako. So. Ayan. Kain. Dalawa na ito. Biinit biya kain eh. Okay naman guro ni. Dalawa na ito. Try natin yung... Ano. Lami. Mouse, gusto banana? Okay. Nicole? Gusto yung
gusto niya din, gusto niya din ito at saka sa Leander. Yung turon. Turon, gustong-gusto din niya ni Nicole at saka yung pamilya ni Leander. Type na type nila yung turon din. Wala, hindi kasi na-depress yung ano ba yung lumpia wrapper. So, ganito na lang ginawa ko. Yeah. So, tapos na yun. Siguro tapos na ito, no? Yan. Kinain ko na yung isa. Sarap. Okay na eh. Ibigaw naman kahilo. Ako yung nagluto. Ako yung luto. Diretso sa kaha. So, bye guys!